Okay, good afternoon. So, welcome sa lesson 2 natin ng Partnership and Corporate Accounting. So, I hope na napanood nyo na yung first video na sinend ko sa inyo, which is our lesson 1. Okay? So, if you have any queries sa lesson natin, lesson 1 natin, ayan, mag-message lang kayo sa akin, i-PM nyo ako. So, let's start with our lesson 2, which is the partnership basic concept and formation. So, ang unang-unang i-discuss natin is all about the partner. Ayan, all about partnership. Kasi ang subject natin is partnership and corporate accounting. So, ang unang-unang i-discuss natin is all about a partnership. So, what are the basic concept and formation? So, at the end of the lesson, you should be able to define what is partnership, of course, enumerate and explain the features of partnership, and explain the advantages and disadvantages of ayan, partnership. Pero, gaya nung sa lesson 1 natin, i-discuss yan ni Ma'am Carmela. Ang gagamitin nating lecture is yung kay Ma'am Carmela. Kapag may tanong kayo, may queries kayo dun sa akong pag hindi nyo masyadong naintindihan, ayan, tanungin nyo sa akin, or kung may time kayo, pwede kayong pumunta sa school at pag-usapan natin kung hindi nyo naintindihan. I-explain natin yan, okay? So, I will play the video lecture of Ma'am Carmela for lesson 2, okay? Accounting and a business organization. So, ano ba yung relationship ng accounting sa isang business? Di ba yung accounting is yung preparation ng financial statements or yung financial reports? Ayan, so yung isang business, kailangan niya ng financial reports or yung financial statements kasi yun yung nagpapakita kung magkano ba yung profits, yung standing ng business, kung nagkakaroon pa ba siya ng income, kung palugi na ba siya, ayan. So, financial statements, yung business, ginagawa ng accounting ng financial statements, which is yung financial statements or financial reports, magagamit yun ng mga users of information or yung mga taong may interest sa business. Like for example, yung investors, yung creditors, ayan, basta may ano, may connection dun sa business. Example, yung management, ayan. Management, gagamitin nila yung financial reports din and to para gumawa ng plano or para mag-budget, di ba? Ayan. So, yung mga users of information, gagamitin nila yung financial statements to arrive at to make an economic decision. Ayan. Corporation, ayan. Corporation, usually yung corporation is yung nagmamay-ari dyan is, or yung mga owner dyan is tinatawag natin yung mga shareholders. Ayan, so parang madami. Madaming nagmamay-ari ng corporation. Ayan, basta yung mga bumili ng shares ng isang corporation, sila yung, or yung stock ng isang corporation, considered sila as shareholders or stockholders. So sila yung nagmamay-ari sa corporation. Ayan. Sole proprietorship naman, ito yung iisa lang yung owner or iisa lang yung may-ari ng business. Ayan, so sole proprietorship, ito yung pinakasimpleng type ng business kasi parang, ayan, sabi siya, simple daw siyang gawin. Di ba kasi mag-isa mo lang naman na magde-decide, ayan, for the management ng business mo, kung ano ba yung business na gagawin mo, ayan. Kasi mag-isa mo lang, wala kang magiging conflict kasi wala ka namang partners or wala ka namang kasosyo dun sa business mo, mag-isa mo lang. So, magagawa mo lahat ng gusto mo. Ayan, partnership naman is two or more person by themselves to contribute money, property, or industry. Ibig sabihin yung ano, contribution, magagawa or mabubuo yung partnership pagka nag-agree kayo na or nag-contribute kayo ng mga ano, halimbawa yung pera,
yung properties, ayan. Two or more persons, so ibig sabihin, madami din ang mamayari ng partnership. Ayan, pwedeng dalawa lang. Ayan, basta magkasosyo. Ayan, partnership. Features of partnership. So, ano ba yung mga bumubuo ng, or paano ba nabubuo yung partnership? Ayan. Voluntary association. Ayan. Dapat, yung partners mo or yung kasosyo mo sa business mo, is hindi mo pinilit na makipag-sosyo sa'yo. Diba? Ayan. So, dapat voluntary. Voluntary nyo na napag-agreehan. Hindi yung pinilit mo lang siyang sumama sa business mo. Ayan. Legal entity. Yung partnership or yung business is separate siya dun sa mismong mga partners or yung owners ng business na yon. Okay, yung sabi diyan, it has judicial personality separate and distinct from the partners. Ayan, so kung ano man yung halimbawa yung pagmamayari ng partnership, hindi pwedeng sabihin ng isang partner na sa kanya yon. Ayan, legal entity. Magkaiba yung halimbawa yung pagka bumili sila ng property or sabihin natin equipment, bumili sila ng equipment gamit yung pera ng business ay or yung pera na nakuha sa business. Ibig sabihin, sa business 'yon, hindi nila pwedeng sabihin na sa kanila 'yon. Okay? Ayan. Co-ownership of property. Lahat ng i-invest ng isang partner doon sa partnership or doon sa business, hindi niya pwedeng sabihin na sa kanya lang yon. Dahil in-invest niya doon sa business, ibig sabihin, sa kanila lang lahat yon. Okay? Lahat ng profit na ma-acquire doon sa gamit yung pera na in-invest mo or yung gamit ng property na in-invest mo, alam ba yung land, ayan, pag na-invest mo yung land, tapos lahat ng profits na makukuha mo out of yung in-invest mo, pag-aatian nyo yun. Hindi mo pwedeng sabihin na sa'yo lang yon kasi ikaw yung nag-invest doon. Sa'yo naman yung lupa na in-invest mo. Ayan, so ikaw yung kukuha ng profit. Hindi pwede yon. Co-ownership of property. In-invest mo yun sa partnership. Ibig sabihin, sa inyo ng lahat yon. Okay? Kung ano man yung makukuha nyo doon or yung kung ano man yung magiging result nun or yung makukuha nyo doon sa property or yung resources na in-invest mo, like for example, halimbawa nag-invest ka ng land or yung halimbawa nag-invest ka ng yung pwedeng taniman na lupa, ayan, tapos nagtanim kayo doon, yung fruits or yung income na makukuha nyo doon sa mga tinanim nyo, hindi lang sa'yo yon. Hindi porket ikaw yung nag-invest ng lupa na yon, sa'yo lang yon. Hindi pwede yon. Co-ownership of property nga. Sa inyo ng lahat yon. Ayan. So, taxable entity. So, tinataksan din kasi yung partnership. So, lahat ng income ng partnership, ayan, dapat naglalaan sila ng portion or amount ng income na yun for babayaran nila for tax. So, sino yung nangolekta ng tax? Siyempre, yung government natin. Ayan, mutual agency. Each partner is fully authorized agent for the partnership. So, yung mga partners, sabi natin kanina may separate legal entity. So, magkaiba yung partner sa partnership. Ayan, maghiwalay sila. Kung ano yung property ng partnership, hindi pwedeng sabihin ng partner na sa kanya yon. Okay? Sabi dyan, mutual agency. Ayan, each partner is fully authorized agent for the partnership. Sila yung magre-represent dun sa partnership. Ayan, kasi hindi naman pwedeng makipag-negotiate yung mismong business, di ba? Yung hindi naman nakakapagsalita yung mismong partnership or yung mismong business or yung contract nila. Ayan, so sila yung magre-represent sa partnership. Lahat ng actions nila, lahat ng gagawin nila magre-reflect yun sa partnership. And the partnership can be sued together with the partner by third parties when a partner commits a wrongful act or breach of trust. So ito nga yung sinasabi natin na lahat ng actions ng partners magre-reflect yun sa partnership. And kasi sila yung
parang inutusan na maging maging representative ng partnership or yung business. Ayan, limited life. Legally, a partnership can operate for an indefinite period of time. Ayan, di ba hindi na, wala namang ano, wala namang specific time kung kailan mag-e-end yung partnership. Kaya lang, limited life kasi, di ba madaling, madali lang na ma-dissolve yung partnership. Like for example, pag may namatay na partners or pag may nag-back out na partners, ayan, kailangan nalang i-dissolve. Gagawa ulit sila ng panibagong kontrata dun sa mga ano, sa mga natirang partners. Ayan. Madali lang siya kasi ma-dissolve pag may nangyari sa isang partner. Ayan. Unlimited liability. Each partner is personally and individually liable for all the partnership liabilities. In the event that cash flow or problems occur and partnership assets are not sufficient to liquidate partnership liabilities, the personal assets of the partner should be used to help settle the company's obligation. Ayan. Generally, yung partners, dapat pag halimbawa yung may utang yung partnership, like for example sa bangko, tapos nalugi yung partnership, ayan, tapos naubusan ng pera yung partnership, generally, pwedeng habulin yung mga partners up to the extent of their personal properties. Like for example, kukunin na lang yun ng bangko yung ano, yung bahay, ganun. Yung bahay ng may-ari ng business, ayan yung isang partner, ayan. Pero may mga ano, may mga exemption din naman sa mga ano, sa mga limited partners. Mapag-aaralan natin yan siguro for our discussion. Ayan. Elements of partnership. So ayan, so paano ba nabubuo yung partnership? There must be a valid contract, whether oral or written. Ito nga yung sinasabi natin kanina nga, agreement. Diba? Yung dapat may para maging valid yung partnership nila, dapat nag-agree sila. May kontrata silang ginawa, whether kahit yung sabihin na nila na, oh, gawa tayong partnership, yan. So, valid yun as long as nag-agree silang dalawa. Okay? Or written. Or yung sabihin na natin, yung may ginawang kontrato or yung, yan, yung kasunduan. Ayan. A partnership must be put up by a person, by persons having legal capacity to contract. So, yung partnership dapat, ang gagawa dapat ng partnership or yung maggagawa ng contract for partnership is yung mga ano, yung mga normal naman yung halimbawa yung normal ng pag-iisip. Hindi pwede yung ano, sa hindi din pwede yung minor yung gagawa mismo ng partnership. Generally, hindi pwede. Ayan, hindi din pwede yung mga ano, yung mga may sakit sa halimbawa sa utak, ganun, di ba? Di naman sila pwedeng, kasi hindi sila pwedeng gumawa ng partnership kasi kulang naman sila sa pag-iisip, di ba? Halimbawa, ayan. Partnership must be put up by persons having legal capacity to contract. Ayan, yung may capacity sila to decide. Ayan, kung yung may capacity sila to decide na makikipag-sosyo sila dun sa isang business. Ayan. Their contributions must be in form of money, property, or service. Ayan, yung contribution dapat or yung investment dapat nila dun is halimbawa yung pera or yung any properties na magagamit ng business and service or yung skills mo. Diba, halimbawa yung knowledge mo, pwede mong i-contribute. Halimbawa, for accountant ka, ayan, ikaw yung gagawa ng financial statements ng kumpanya. Ayan, ayan. Pwedeng ano yun, service yun. Ayan, pwede mong i-contribution yun para maging partner. So, hindi kailangan na pera lahat. Pwede mo din i-contribute yung yun nga yung halimbawa yung building na magagamit for office ng business. Ayan. The purpose of the business is to divide the profit among them. Ayan. Kaya magbubuo ng partnership para pag may profit yung partnership, maghati-hati sila doon. Yun yung purpose dapat ng partnership na binuo nila. Ayan. Role of partners. Ano naman yung mga role ng partners or yung ginagawa ng partners or yung responsibilities ng partners dun sa isang partnership? Ayan. Partners are co-owners of the partnership property. Ayan yung sabi nga natin, lahat ng i-invest ng partner doon sa isang partnership, pagmamay-ari na nilang lahat yon. Co-owners na sila dun sa property or yung money na in-invest mo. Hindi pwedeng, porket ikaw yung nag-invest ng building, hindi mo pwedeng sabihin na sa'yo yung building. Sa inyong lahat na yon, kasi in-invest mo yon.
Ayan. The partners have unlimited liability. Ito nga yung sinasabi natin kanina na generally, yung partner is may unlimited liability, or yung sinasabi natin na kapag nalugi yung business at may utang pa silang hindi nabayaran, tapos wala nang pambayad out of the business properties or resources, hahabulin sila ng mga nagpautang. Or halimbawa yung bangko nga, sabi natin kanina, hahabulin sila up to the or to the extent of their personal properties, 'di ba? Sabi nga natin pwedeng kunin ng bangko yung bahay ng partners. Pag general partners, ayan, generally yun yung rule. Pero may mga ano, may mga exemption din naman dito. Yung mga limited partners. Ayan. Partnership is bound by the act of any of the partners. Ayan, sabi nga natin kanina, lahat ng actions, lahat ng gagawin ng partners kapag halimbawa related dun sa partnership, magre-reflect yun sa partnership. Di ba? Halimbawa, mag-i-scam si partner ng mag-i-scam or i-force ng isang partner na kunin yung isa pang partner para maging partner dun sa partnership, or or pilitin ng isang partner na mag-invest yung isang tao doon sa business nyo. Ayan. Hindi pwede yun, di ba? Bawal yun kasi dapat may mutual agreement. Ayan. Yung action ng partner na yun, pwedeng mag-reflect yun sa partnership. Ang idedemanda nila kung may magdedemanda man yung business at yung partner. Okay? Ayan. Yung partnership, liable din siya sa actions ng mga partners or yung mga owners. Ayan. Kinds of partnership. Ayan. May iba't ibang uri ng partnership. As to liability, dun sa tingnan natin yung utang, klase ng partnership pagdating sa utang. Ayan yung sinasabi natin kanina na pag general partner, pag nagkautang yung partnership or yung business, sa isang, yung sinasabi natin na sa bangko, tapos nalumi yung business, and then wala nang pambayad yung business, hahabulin yung mga general partners up to their personal properties. General partnership, yung mga partners doon sa partnership or sa business na yun, ibabayad nila kahit yung mga personal properties nila or yung personal nilang pera. Okay, general partnership. Yun pag general partnership. Pag limited partnership naman, ito yung mga partners is hindi nila pwedeng ibayad yung ano, hindi sila pwedeng habulin up to the extent of their personal properties. Kung halimbawa nagkautang yung limited partnership, pag nagkautang yung mga yung partnership na yun dun sa bangko, tapos nalugi yung partnership, wala nang pambayad, hindi pwedeng habulin ng bangko yung mga partners, or hindi pwedeng kunin ng bangko yung personal property ng partners. Hindi nila pwedeng kunin yung bahay ng isang partner or yung may-ari ng business. Limited partnership, yung liability ng partnership, ang magbabayad lang doon yung partnership. Hindi pwedeng bayaran ng mga partners dun sa personal property nila. Pero, pag ito yung tatandaan nyo, pag general partnership, lahat ng partners, liable silang ibayad yung personal properties nila pag naubusan yung resources yung isang or yung business nila. Pag limited partnership, ayan, yung mga partners, yung mga limited partners, sila yung magbabayad lang sila dun sa ano, pabayaran lang nila yung utang kung ano lang yung meron yung partnership or yung business. Ayan. Pero pag limited partnership, hindi pwedeng lahat ng partners ay limited partners. Hindi pwede yun. Dapat may isang general partner sa limited partnership. Bakit? Kasi diba, lugi naman yung mga nagpapautang. Wala silang hahabulin kung lahat ng partners sa limited partnership is limited partners lang. Or hindi nila sila pwede magbayad ng ibayad yung personal properties nila. Dapat may isang general partner din dun sa limited partnership. Hindi pwedeng lahat ay limited
partners. Okay, dapat may mahabol pa din yung nagpautang or yung creditors doon sa utang ng partnership. Okay? Ayan. So, as to property, universal partnership is one where all partners contribute their properties into a common fund. Universal partnership naman is kapag ito nga yung i-contribute nila yung i-contribute nila lahat ng or yung mag-contribute sila ng money, property, and service. Ayan. So, pag mamayari na ng ng partnership, ayan, and then kapag may profit or yung may income na ma-generate dun sa may mga in-invest nila na yun na pera or yung mga properties or yung service, maghahati-hati sila dun. Okay? Ayan, universal partnership profits. Ito naman is yung magko-contribute, iko-contribute nila yung iko-contribute nila yung mga yung profit na marireceive nila. Iko-contribute nila dun sa partnership. So, ibig sabihin, hindi nila kukunin yung profit na yung hati nila sa profit. Hindi nila kukunin. Iko-contribute pa din nila yun sa business. Okay? The partners retain ownership over their present or future property. And then, halimbawa, di ba, hahati-hati na sila sa profit ng business, hindi nila kukunin yun. Iko-contribute pa nila yun sa business. Tapos, ang kukunin nila in the future is yung properties ng business. Ayan. Parang sa kanila na yung properties ng business kasi kinontribute nila yung profit nila. Okay? Ayan. Doon pa lang nila pwedeng ariin yung properties ng partnership or yung business kapag kinontribute na nila yung mga profits na dapat na kukunin nila. Ayan. Pero binigay nila sa company. Ayan. Kinds of partners. Ito, general partner. Ito nga yung sinasabi natin kanina na ayan, liability extends up to his personal property. Ayan, whereas limited partner is one who is liable only to the extent of his contribution to the partnership. Ayan, na-discuss na natin yung kanina. Ayan. Capitalist partner naman, ito yung nag-contribute ng pera or property. Ayan, pera or property. Pag sinabi naman natin industrial partner, ito naman yung nag-contribute ng service dun sa partnership. Capitalist partner, kapag money or property yung in-invest or simply put, yung pagka nahawakan mo or yung physically seen or touch yung in-invest. Pag industrial partner naman, yun yung industry or service or yung halimbawa yung utak, ganun, yung knowledge mo, ayan, bibigay mo sa partnership, ayan. Real partner, an actual partner, whereas a nominal partner is a partner in name only. Real partner, ito yung sabi nga natin yung partner na yung totoong partner talaga yung nakipag-agree, nakipag-negotiate, yung nandun sa articles of partnership, ayan, yung real partner. Nominal partner naman is like, parang ano siya, ghost partner siya. Kasi yung nominal partner, parang nakasulat lang siya dun sa articles of partnership na isa siyang partner. Parang ginamit lang yung pangalan. Ayan, pero hindi siya nag-invest, hindi siya nag-contribute. Ayan, wala siyang in-invest dun sa company. Mga talagang ginamit lang yung pangalan as a partner. Okay, yung real ay yung nominal partner, hindi din siya tumutulong sa pagmamanage ng partnership or yung business operation. Ostensible partner, ito yung nominal partner din siya. Ostensible partner is one who is known to the public that he is a partner, whereas a secret partner is not. Ayan, pag secret partner naman, ito yung nag-invest siya, nag-contribute siya. Ay, by the way, yung nominal partner, wala siyang hati sa profit or yung income ng company kasi di naman siya nag-contribute ng kahit ano. Ginamit lang talaga yung pangalan niya. Ayan. Pag a secret partner naman is nag-contribute siya sa nag-invest siya ng kahit ano dyan, ng money, property, or service, and nag-invest siya, pero hindi siya kilala ng public. Hindi kilala ng ibang tao na partner siya dun sa business. Okay? Yung secret
partner. Universal partner is one whose participation extends to the entire business, whereas a particular partner is one whose participation is limited to a unit or part of a business. Pag sinabi natin universal partner, ito yung lahat ng operations or lahat ng departments, yung lahat ng transactions or ginagawa ng lahat ng ginagawa ng mga units or department ng isang business, siya minamanage niya or nakikialam siya. Okay? Yung minamanage niya or nakikialam niya sa lahat ng operations ng or halimbawa yung buong business. Pag sinabi natin particular partner, halimbawa yung one whose participation is limited to a unit or part of a business. Kumbaga may particular ano lang. Siya, halimbawa yung ano marketing manager, pwede siyang maging partner, pero ang minamanage lang niya is yung marketing team. Yun yung example ng particular partner. Okay? Ayan. Advantages of a partnership, easy and inexpensive. Ayan. Partnerships are generally an inexpensive and easily form of business structure. Bakit sinabing easy? Kasi di ba ano, easy and inexpensive. Kasi madali lang mag-collect ng pangkuhunan doon sa paggawa ng business. Kasi di ba, maring dalawa kayo or tatlo kayo, syempre magko-contribute kayo ng pangkuhunan ninyo. Kaya siya sinabing easy and inexpensive. Okay, so pwedeng hindi ka magagastasan ng malaki, unlike sa sole proprietorship na handle mo lahat. Dapat yung puhunan mismo dapat malaki, kasi ikaw yung magpapatayo. Ayan, ikaw lang yung sarili mo lang na pera yung gagamitin mo, unlike sa partnership na tatlo kayong magko-contribute, dalawa, tatlo or more kayong magko-contribute ng pangkuhunan. Ayan. Shared financial commitment, halimbawa yung ano yung liability or yung utang ng kumpanya, 'di ba? Pag hindi na nakapagbayad yung kumpanya kasi naubos na, mababayaran niyo kasi tatlo kayo or more kayo or two or more kayong maghahati-hati dun sa pagbabayad ng natirang utang ng partnership. Ayan. Complementary skills. A good partnership should capitalize on the benefits of being able to utilize the strengths, resources, and expertise of each partner. Ayan. So, complementary skills. Mayu-utilize mo din yung ano yung syempre ikaw iba yung gagawa ng ganito kasi siya yung expert doon, and mayu-utilize yung mga skills nyo. Okay, complementary skills, mayu-utilize yung paggamit nyo. Okay, kasi may sharing of ideas din. And partnership incentives for employees. And partnership have an employment advantage over other entities. If they offer employees the opportunity to become a partner, a partnership incentives often attract highly motivated and qualified employees. Ayan, so yung partnership, pwede mong i-offer or pwede mong offeran yung isang empleyado mo na mag-invest doon sa business. Kasi, open naman siya. Open for... Or pwede mong halimbawa ikaw yung partner, pwede mong i-offer dun sa manager ng marketing department na oy, mag-invest ka. Ayan, pwede yun. Partnership incentives for employees. Or pwede mong gawin na yung incentives mo, bibigyan mo ng halimbawa yung dahil napakalaki ng profit na binigay ng marketing team, ayan. Pwedeng yung manager ng marketing team, pwede mo siyang yung instead of money yung ibibigay mo doon sa incentives dun sa manager ng marketing, pwede mo siyang kunin na partner na lang. Okay? Partner doon sa business. So, syempre, may share na siya sa profits, ayan, sa losses ng company. Joint and disadvantages of partnership, joint and individual liability. Ito nga yung sinasabi natin na hati-hati dapat sa liability or yung utang ng kumpanya. Unlike sa corporation na corporation lang yung magbabayad or yung business na yung magbabayad. And,
Disagreements among partners, ayan. Pag halimbawa, hindi nagkaintindihan yung mga partners, ayan, syempre, halimbawa, aalis yung isang partnership or ayaw na niya makisosyo, ayan, madidissolve yung partnership. Shared profit, syempre, hindi lang sa'yo yung profit. Pag halimbawa, nagka-income or nagka-profit yung company, kailangan yung maghati-hati. Hindi pwedeng sa'yo lang. Right of partners. A partner has right over a specific partnership property. Ayan. Right of a partner. Ito yung mga right ng mga owners ng partnership. A partner has a right over specific partnership property. So, lahat ng in-invest nilang properties, money, or ayan, yung properties, lahat ng in-invest nilang properties, ayan, may karapatan ng, halimbawa, halimbawa ako, nag-invest ako sa isang business ng building. Ayan, lahat kami may karapatan na dun sa building. Hindi pwedeng ako lang yung may karapatan dun dahil ako yung nag-invest. Okay, lahat kami may karapatan na kunin yun, or lahat kami may karapatan dun sa building na yun kasi in-invest ko na. Okay? Ayan. A partner has a right to share in the profits resulting from the business operation. Ayan. Dahil nag-contribute ka naman, nag-invest ka naman, syempre may karapatan ka din naman na makihati dun sa profits ng business. Diba? May karapatan ka din naman na may karapatan ka din na kumuha ng return of investments mo. Ayan. A partner has a right to share in the remaining assets upon partnership liquidation after the partnership creditors have been paid. So, halimbawa, sabi na natin, nalugi yung business. Nalugi yung business. May utang pa sila. Ayan. I know, like for example, halimbawa, ma-dissolve na or ayaw na nila ituloy yung partnership nila or yung kumpanya, ayaw na nila ituloy sa pagpapatakbo. Ayan, pwede na lang i-liquidate yung halimbawa, syempre wala nang magpapatuloy dun sa business. Ayan, so ang una nilang gagawin, syempre babayaran muna lahat nila ng creditors nila. Pag nabayaran lahat ng creditors nila, tapos may natira pa dun sa pera ng kumpanya, ayan, may karapatan ang bawat partners na makihati dun sa pera ng kumpanya. Okay? Or like for example, dun sa building. Ayan. Pag natira lang yung, may natira halimbawa yung building, pagkatapos nilang bayaran lahat ng utang nila, tapos natira yung building, ayan. Pag binenta nila yung building, may karapatan yung bawat partner na makihati dun sa benta ng building na yun. Ayan. A partner has a right to co-manage the partnership. Ayan. Hindi pwede yung i-exempt mo yung isang partner sa pagmamanage. A partner has right to ask that the books be kept in the principal place of the business subject to the inspection at a reasonable time. Ayan. So, dapat yung book ng partnership, sabi nga natin, may sinatawag tayong principal place or dito nila nilalagay yung books or yung halimbawa yung financial statements ng kumpanya, dito nila ilalagay, which is accessible dun sa lahat ng partners or pwedeng ma-access ng lahat ng partners. Hindi pwedeng itago ng isang partner lang. Dapat lahat yun, pwede nilang ma-access yun para kung baga gustong i-check ng partner kung tama ba yung profit na ni-report, ayan, o kung tama ba yung profit na binigay sa kanya or yung profit na hati niya sa profit, pwede nilang i-check yun. Okay? Yung books or yung mga financial statements, reports ng company. Ayan. A business entity concept. Ayan. May dalawang concept yung business entity. The entity concept. Ayan. Ito yung entity concept. Yung sinasabi natin na magkaiba dapat yung view ng part, yung view ng business is magkaiba dapat dun sa halimbawa magkaiba dapat yung partnership sa partners. Okay? Ay yung separate yung partnership sa partners, okay? Entity concept. Yung personal expenses ng partners, hindi nila pwedeng i-report as expense ng partnership. Kasi personal nila yon. Halimbawa, nagbakasyon ka, yung ginamit mo sa, yung pero kung ginamit sa pagbabakasyon, hindi mo pwedeng i-report as expense ng company yon. Okay? Hindi mo pwedeng ibawas sa pera ng company yon. Kasi, nagbakasyon ka lang naman, hindi mo naman ginawa yon sa halimbawa pag business meeting, ayan, pwede mo siyang i-deduct sa pera ng business pag yung business meeting, pero kung yung sarili mo lang lakad,
Ayan. So, walang pakialam yung business doon. Propriety theory emphasizes the view of the individual partners as owners of the assets of the business, specifically when salaries are given to them, or when obligations to partnership creditors extend to their personal properties, or when the original partnership is dissolved and the consent of the partners are required in admitting a new partner. Ayan, so ito yung sinasabi natin niya, yung partner, sila yung nag-a-act as an agent of the partnership, or sila yung nagre-represent ng sila yung nagre-represent sa partnership, sila yung nag-a-act on behalf of the partnership, sila yung naipag-negotiate, naipag-transact on behalf of the partnership, and sila din yung mag-a-admit, sila yung mag-a-agree kung may i-admit na partners. Ayan. Partnership contract. So, ito yung sinasabi natin na kapag may agreement dun sa partners, yun yung partnership contract. Ayan. An agreement concerning formation, operation, dissolution, and liquidation or pure partnership is embodied in the contract called Articles of Co-Partnership. Ayan. Although verbal agreement is valid, it is advisable that it be in writing as conflicts and disagreements may easily arise because of the numbers of persons involved. Ayan, your articles of partnership. Dito natin makikita lahat ng agreements ng partners. Ayan, dito natin makikita kung magkano yung halimbawa yung pinag-agreehan o yung pinagkasunduan nila na magiging share mo sa profit, share mo sa losses. Ayan. Kung paano ba mag-dissolve yung partner o kung paano mag-liquidate yung partners, yung partnership assets, ayan. Dito nakalagay lahat sa articles of co-partnership. So, dapat bago magpatayo ng business, meron kayo dapat partnership contract. Although valid naman daw yung kahit wala kayong written contract, yung nag-agree lang kayo na magpatayo ng ganito, na ganyan, na nag-agree kayo na mag-contribute ng gantong properties or pera, ayan. Valid naman yon. Pero advisable daw na gumawa kayo ng written contract. Diba? Kasi sabi nga natin kanina, meron yung disadvantage ng partnership at yung disagreement between the partners. Kaya maganda din yung may written contract para may pruweba ka talaga kung ano yung pinag-agreehan mo. Ayan. So, maaari kasing i-deny ng partner na halimbawa pag may disagreement kayo, deny niya na hindi ako pumasok ng agreement na yan, finers lang ako. The following informations are contained in the Articles of Co-Partnership. And so ito yung mga makikita natin sa Articles of Co-Partnership. Name of Partnership. So sa Name of Partnership, dapat yung may check yan eh. Check yan ng SEC yata, if I'm not mistaken. I-check nila lahat yung mga records nila kung may kaparehas ba yung pangalan ng business mo. Pag may kaparehas yung pangalan ng business mo, hindi nila aproban yun. Dapat iba yung magiging pangalan ng business. Or unique dapat yung pangalan ng business mo, walang kapangalan. Okay? Name of partnership. Principal place of business, kung saan nyo ba ilalagay yung head office nyo. Ayan, kung saang lugar nyo ba ilalagay yung head office nyo. Ayan. Date of effectiveness and life of the partnership. Ayan. Kung kailan mag-i-start yung partnership at kung kailan mag-i-end yung partnership. Kung gusto nyo lagyan ng specific time kung kailan nyo i-end yung partnership business nyo. Ayan. Purpose of the partnership. Bakit nyo ba gagawin yung business na yun or yung partnership na yun? O para saan yung business na papatayon nyo or yung partnership nyo na yun? Ayan. Names, addresses, and contributions of the partners. Siyempre, yung pangalan, yung mga address ng partners. Ayan. Contributions of the partners, kung magkano or kung ano yung kinontribute ng partners. Ayan. Manner of management of the partnership. Ayan. Kung sino yung responsible sa ganito, sa ganyan. Ayan. Manner of dividing the profits among the partners. Kung ilang percent yung mapupunta sa partner na kay partner A, kung ilang percent yung mapupunta kay partner B, ayan, kung equal ba yung pagdi-divide nila ng profits, ayan. Periodic withdrawals allowed for a partner. Halimbawa, kung i-allow nyo na mag-withdraw kayo ng gantong amount, ayan, kung kailan kayo ilalagay nyo doon, kung kailan kayo pwedeng mag-withdraw ng pera.
Okay, hindi pwede yung ano lang, yung hindi pwede yung halimbawa mag-withdraw ka ngayon, mag-withdraw ka ulit next week. Ayan, may specific time lang. Ilalagay niya sa articles of co-partnership kung kailan pwede mag-withdraw ng pera at kung magkano yung pwedeng i-withdraw. Ayan. Manner of liquidating the partnership with the rights and duties of the partners. Kung paano ba i-liquidate yung partnership. Ayan. Arbitration of disputes. Partners' equity. Sa partners' equity, ito yung pinapakita dito yung magkano ba yung contributions, yung investments ng partners, and yung mga withdrawals ng partners, yung amount ng withdrawals ng partners. Sabi nga dyan, partners, ayan, the right of partner over the net asset of the business is pretended into the account title. Sa mga partners' capital, ito yung initial investment, yung additional investment ng partners. Partners drawing, kung magkano yung withdraw ng kung paano ang partner doon sa partnership assets. And partnership capital account. The capital account represents permanent interest of the partners. The following transaction affect this account. Yung investment, ito yung sinabi natin, yung investment or yung contributions ng partners. Permanent withdrawals naman, ito yung mga pag sinabi natin permanent withdrawals, yung withdraw niyang pera, hindi na niya ibabalik yun or hindi mo i-deduct yun sa share ng profits niya. Ayan, kaya ilalas mo siya sa personal drawings. Ayan, personal drawings, madi-discuss natin yun mamaya. Permanent withdrawals. Partners drawing account. This account is a title used to reflect temporary interest of partner. Ito mga yung sinasabi natin na wini-withdraw ng mga partners sa partnership assets. Ayan, share in the net profit. The agreement as to the manner of distribution is provided in the articles of co-partnership. Is credited to the drawing accounts to increase the partner's equity and become a source of regular drawings. So yung halimbawa, yung may share siya sa net profit, pwede nilang idagdag yun sa, or ayan, ibawas dun sa wini-draw niya. Winidraw niyang pera. Ayan. Or pwede din nilang, halimbawa, pag wala siyang winidraw, lalagay nila, ika-credit nila dun sa, ika-credit nila sa drawing accounts or dadaglagan nila yung drawing accounts para kapag nag-withdraw ka, mababawas dun sa credited na amount ng drawing accounts or yung share niya sa net profit. Personal drawings, ito naman yung ano, ito yung mga i-withdraw ng partners na pwedeng, yun nga yung sabi natin, pwedeng i-deduct sa share ng profits, ayan, or yung hindi na niya, hindi makaka-affect sa capital account ng isang partner, hindi pwedeng bawasan yung investment or yung contribution ng partner sa personal drawings. Ayan, hanggang doon na lang pala yung ano natin, yung lessons natin. By the way pala, dito sa may kinds of partners, wala yata dito. Pero i-discuss natin. Kinds of partners. Meron din kasi tayong tinatawag na partner by estoppel. Pag sinabi natin partner by estoppel, ito yung mga, yung partner na hindi siya nakalagay sa articles of incorporation. Hindi siya totoong partner, pero sinabi niya dun sa isang tao or dun sinabi niya dun sa sa isang sa third party na partner siya. Ayan. Parang ano, parang nag-a-act siya as a partner. Tapos kapag sinabi ng isang totoong partner, sinabi niya na ay oo, partner na siya. Ayan. So naging partner siya by estoppel. Ayan. So hindi siya partner nung una pa lang. So parang ngayon lang nung sinabi niyang partner siya, tapos nag-agree yung isang partner. Ayan. Sinabi lang niya dun sa isang tao na partner siya, tapos nag-agree yung totoong partner na oo, partner siya. Ayan. Halimbawa yung isang tao na yun is sinasabi niya dun sa isang tao or yung third party na mag-invest ka sa ganito, ayan, ito yung mga benefits, ayan, nag-a-act siya on behalf of the partnership, so that is a partner by estoppel kapag nag-agree yung isang totoong partner na partner nga yung isang tao na yun kahit hindi naman. Ayan, meron din tayong tinatawag na sleeping partner. So yung sleeping partner naman, siya yung nag-contribute siya ng assets, yung properties, ay nag-contribute siya ng resources sa company, pero hindi siya nag-participate or hindi siya tumutulong sa pagmamanage ng isang business. Ayan.
So meron din tayong tinatawag na partners in profits. Ayan. Ayan. So meron din tayong tinatawag na minor partners. Diba, generally, hindi pwedeng mag-invest or maging partner yung minor. Ayan. Pero may exception dyan kapag ang gagawin lang niya is mag-share lang siya sa profit, hindi siya pwedeng makasama sa pagmamanage ng business. Ayan. So, active and managing partners, sila yung mga general partners. By the way, hindi pwedeng maging active or managing partner yung isang limited partners. Ayan. Kasi kadalhilanan nga, hindi sila pwedeng magbayad sa up to their personal properties. Paano na lang pag may ginawa silang kalokohan or pagkakamali sa pagpapatakbo ng pagmamanage ng business, tapos nalugi yung kumpanya, kawawa yung mga general partners. Ayan. So, sa pagmamanage lang or ang pwede maging active or managing partner lang is yung mga general partners. Ayun, sinabi natin kanina ng sleeping partners, sila yung nag-invest. Pero hindi sumasama sa nagpa-participate sa pagmamanage or pagpapatakbo ng kumpanya. Ayun, partner by estoppel, ito yung sinabi natin kanina na nagpapanggap siya tapos sinang-ayunan ng isang totoong partner. Partners in profit only, ito yung hindi sila magiging liable sa hindi sila magiging liable kapag magbabayad ng utang yung kumpanya. Ayan, mag-share lang sila sa profit. Ayan. Hindi sila pwedeng mag-participate sa management or sa pagpapatakbo ng partnership. Minor partner, ito ang sabi natin kanina, minor si person is yet attend the majority. Ayan. So, pag hindi pa nag-reach ng 18, considered as minor. So, bago pumasok yung minor sa isang partnership, dapat 6 months muna mag-decide na siya bago pumasok. Bago pwedeng pumasok sa isang partnership. Ayan. So, pag nag-voluntary retire siya, ayan, walang magawa yung ibang partners. Outgoing partner, ito naman sabi natin, di ba, pag na-dissolve or yung may nag-back out sa mga partners, madi-dissolve automatically yung partnership. May exemption yun pagka yung outgoing partner. Ayan, yung outgoing partner, ito yung nag-voluntary siya na aalis dun sa partnership. Tapos, sinabi niya sa public na aalis na siya dun sa partnership or dun sa business na yun. Pag hindi niya sinabi yun sa public at hindi yan alam ng public na umalis na siya tapos nagkaroon ng obligations or nagkaroon ng liability yung partnership sa mga creditors, ayan, magbabayad din siya kasi hindi naman alam ng mga creditors pag hindi niya pinublic yung pag-alis niya sa partnership. And limited partner, ito yung sinabi natin kanina na hindi pwedeng magbayad, hindi niya pwedeng ibayad yung personal property niya. Ang pwede lang magbayad yung partnership kung magkano lang yung kinontribute niya sa partnership. Sub-partner naman is ito yung ang parang representative mo. Ayan. Representative ng partner dun sa partnership. So, yung contract is hindi dun sa partner sa partnership. Ang contract is between the sub-partner and the partner. So, ayan. Tapos nang na-discuss yung lesson 2 natin, which is the basic concept and formation of partners. So, as we can see sa module natin, may tatlo tayong three forms of business, which is the sole proprietor, corporation, and partnership. Pero ang i-discuss natin, ang i-discuss ni Ma'am Carmela is yung all about the partnership. So na-discuss niya yung features of partnership, ano ba yung mga elements niya, what are the roles, yung kinds of partnership, and as to kinds of partnership, as to liability, as to property, and also what are the kinds of partnership, general partner, ayan. Na-discuss din niya yung advantages and also the disadvantages of the partner and kung paano yung partnership contract nila, okay? What are the following documents and also partnership capital account, okay? So, now let's go to your requirements, okay?
for lesson 2. So activity 1, ayan, write the capital letter of your bell of your best answer to the following statements. Okay? So that is 1 to 5 items. And for the activity 2, write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect. So true or false, basahin ng mabuti. Okay, for the activity 3, essay, answer each question in 10 to 15 sentences. So basahin natin yung question number 1. So why would you would certain individuals prefer to partner with another rather than be a sole proprietor of a business? So bakit nga ba yung isang individual is kailangan ng kapartner sa business? So why? Okay, number 2, Florence is a talented artist. She would like to partner with Abu and Ray. So however, she has no money. So is it possible for her to become a partner? Ayan, posible ba na maging partner si Florence kahit hindi siya at wala siyang pera na yambag sa business? So why? So number 3, Jay wants to invest in partnership of Good Health Company, but he does not like the idea of his personal properties being taken over the partnership's creditors. So will it be possible for him to join? How? Ayan. Si Jay daw gusto niyang magipag-partner sa Good Health Company, pero ayaw niyang makuha yung personal properties niya kung nagkandaong-taong na yung business na partnership na partner. Kapag may utang yung business. Okay? Ayaw niyang makuha yung personal properties. Na possible ba na maging partner si Jay ng Good Health Company? Okay? Explain natin yan and how. Okay? So, though these are your requirements for lesson 2, activity 1 to 3. Okay? If you have any queries regarding this lesson, these topics, PM me. Okay, feel free to message me on Messenger. Okay, bye-bye and God bless.